Kung sa malakas ba? Gutom. Lahiya ka naman. Ano ba klaseng bugaw ka? Atang tinitigay mo sa akin, puro mga siraon. Di ba, bibigyan kita ng galing seminaryo. Makaasenso ka, ha? Hindi ka lang pala bugaw, komedyante ka pa. Uy, ano ba? Kanina pa ako nandito. Scotch! Well, why don't you try, Shirley? This is the start of my club. Huh? Yeah. I'll be here till the end of time. Come on, man, give me a break, will ya? Okay, okay. I think I have the right girl. She's young, impressive. And she's still a kid. Right, yeah. But the problem is, that's no problem. Get her. Okay. Pass it. I got a crazy teacher, he wears dark glasses. Things are going great, and they're only getting better. Larry, where are you? I've been looking for you. Oh my God. It's been so long, yeah. Okay, I got a weird shape. You want to jab with it? You want to fight? I'm going to tell. Chippy, chippy. Sana ganun maring katapang. Para walang bumabasto sa'yo rito. Ano? Nasisira na ba sila? Eh di bastusin nila ako. Hindi sila nilumpo ng Daddy Tonyo ko. Kailan naman si Daddy Tonyo mo ang alalay mo rito? Hindi mo pare. Nakita mo naman, hindi ba? Minsan, may lasing na nanatching sa'yo. Anong nangyari? Huwag sarado. Basta Tonyo lang ang bumpe. Anood lang tayo, hindi ba? At dahil kayo, pag nagkamali kayo, basag ang punong tenga nyo. Nandito ka na? Maaga ka ba, Daddy Tonyo? Sasundin niyo lang ba ako? Hindi pa. May napasada eh. Walang barko. Nagre-reklamo na nga yung mga touching. Eh, nung makakuha nila sa Pinoy. Ayos 21 na yata ang dolyar ngayon eh. Saka pala, ano ba yung balak mong dalhin itong bata sa Maynila? Ayaw ko lumaki dito yan. Delikado. Ang dami nagkalat ng mga dito. Saan yung punta dalhin? Ang masyadong matalan! Lakad! Hindi silang galang namin! Martin, susundin na kita. Lahat gagawin ko para kay Mr. Morelos. Sayang ang tuli na. Mabigat na atraso mo ko si Mila. Kaya mabigat din ang isasabit ko sa leeg mo! Ben, huwag. Para manangawa, Martin. Ben, mawa ka naman, Martin. Huwag! Huwag! Martin! Huwag! Mawa ka sa akin! Ayan ko, may ilan! Huwag, Martin! Mawa ka sa akin! Mawa ka sa anak, Martin! Huwag! Huwag! Para manangawa! Lasing na yung kanap, pinagtutulungan niyo pa. Nakikailan ko! Ha!
Yo, global spinning is already. Are you all right? Yeah, I'm okay. 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 Yeah. I got a few bills left here. I want you to No, no, no. No more, no more, no more. No more. You go home. Okay. Go inside base, huh? Huh? Thanks again. Do not go out. You're drunken already. Hey, hey, tumigil ka nga dyan, ha? Wala kang alam kalkalin ko dito ang tiyan ko. Eh, kung sumabog yan. Hey, hey, hey. Yan po yung malaking buntis. Ano naman kayang kulay na naman yan? Meron ka ng black and white eh. Parang ang pusa. Hindi ba tinatanong itong dalawang ito sa'yo? Kung ba't magkaiba kulay nila? Kay puti, kay itim, pareho rin kanu yan. Huwag mong isnabin. Malay mo, baka ipetisyon niya ng mga ama nila sa state. O di ba tayo ako napunta? Gaga, nakalimutan yan ng mga ama nila. Alam na, hindi ka namimili, no? Basta nakakita ka ng mga dollar sa mga customer mo. Bigla lang bumubukas yung mga binti mo. Eh, laos na nga eh. Ah, doon ka daig ni Shirley. Hanggang ngayon, mabili pa. Diyan ko lang. Saan si Shirley? Hindi natatrabaho. Wala na nga naman yung refrigerator namin sa linggo na eh. Billy Long, the three for you, bad for you. Come here, buddy. Babe, ba? We have visitor, mama. We're the spunk. Siya nga pala, Tonyo. Tuloy ba yung balak mong dalhin sa Maynila ito si Ana? Diba? Tuloy na ho yun, Auntie Lolit. At wala nang matrasan. Diba, Lodi Tonyo? Diba? Gusto maging singer eh. Bigyan natin yung hilig. Eh, sino pa ba naman ang dapat kong asahan? Kung hindi ang mga leaders ko na dati nang sumusuporta sa akin. Eh, kung sa bagay, malayo-layo pa ng konting eleksyon. Pero, mabuti na ang dahil, diba? Ah, sino po ba ito? Ha? Sandali lang, ho? Sa barangay ko. Nakakasana po kayo. Salamat naman. Maraming salamat. Mr. Morelos, binigo ba namin si Martino sa telepono? Excuse me, please. Hello? Boss, gusto ko lang ibalita sa inyo. Lang tayong problema kay Casimiro. Magaling. Magaling, Martin. O baka naman may sabit yan. May sabit nga tayo, boss. Sinabitan ko ng adobe sa leg. Kilala niya naman ako magtrabaho. Malinis. Dapat lang maging malinis ka, Martin. Para pag ibinurol kita. Hindi ko na kailangan ayusin pa ang pagkain. Dito ako matatulog, ha? Kaya muna. Maaga pagkada ko bukas. Kailangan ko makatulog. Bakit? Patutulogin naman kita. Di ba nung araw nga, sa akin ka natutulog? Teka muna. Ano ba nangyari sa customer mo? Naubusan ang pambayad sa motel? Tinakasan ko nga eh. Basta ba naman lovemaking may kasamang sinturon? Ano ako, masokista? Bakit ba madalas yung karamihan sa mga customers ko gusto kong bugbugin? At ba reklamo ko pa na reklamo? Ayaw mo naman tumigil. Tumigil? Pag nagutom ba ako, makakainin mo ko. Ano? Idadagdag pa kita sa problema ko? Saka bakit? Asawa ba kita? Believe talaga ako sa loyalty nitong si Asyo. Alam mo, Martin, maaari akong matulog sa tabi niya na natiti ako na magigis niya ako sa kinabukasan. Hindi katulad ng ibang mga nakapaligid sa akin. Puro may dugong ahas. Di ba ako, boss? Ikaw ang pinakamasiba, Martin. May suspecha ako na kamagana ka ni Judas. Kaya takot ako sa halik mo. Sino ba ang pumapatay para sa'yo? Sino? Basta't pati mo, akong kailangan mo! Kaya malinis ang kamay mo! Dapat lang, hindi ba? Kapag nasa laula ang reputasyon ko, mananalo ba ako sa eleksyon? At ang tanong ko, Martin, sino ang unang makikinabang kapag naupo na ako sa pwesto?
Gusto ko sana mag-shopping ngayon, pero sarado lahat ng department stores. Gusto mong pabukso ko? Right now. You know I'm gonna do it for you. Kahit na anong gusto mo gagawin ko. Anything. Anything, anything you want. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang kung ano. Ano naman kaya, Lumi? Baka katulad din ng dati. Babalik kami. Walang huli. Ito naman si Lucio. Ba't ba tuwing lalabas kayo eh, nasisiraan ka ng loob? Eh paano? Bukod sa nilalaso ng langis ng mga isda. Ayun, may off-limits pa sa dagat. Eh di huwag kayong masyado magpalaot. May na-distrasya na nga eh. Eh kung hindi naman kami papalaot, ano naman ang mahuhuli namin? Ulaman, motete, lungot, salabay, dikya. Talagang bilib na ako sa Edel. Naalala ko tuloy nung maliit ka eh. Konti lang hampas ng hangin doon sa kubo niyo eh. Umahapa yun eh. Pero ngayon, malaki posibilidad na itong masyo na ito ay mapunta sa'yo. Kanya-kanya lang naman diskarte yan sa buhay, hindi ba, Tonyo? Oh, bakit? Meron ka na naman ibig sabihin? Wala naman. Naalala ko ng kasabihan ng mga matatanda. Aanin ko raw ang palasyo. Kung kuwago naman na nakatira. Lumang kasabihan na yan. Bakit hindi mo muna harapin si Mr. Morelos bago mo siya husgahan? Si Del ang nagrekomenda sa'yo. At malaki ang paniniwala ko kay Del. Malinis daw ang iyong pagkatao. At pwede ka raw pagkatiwalaan. Sinabi rin mo ba sa inyo ni Del ang mababa na pinag-aralan ko? No importa. Sa ngayon, marami nang nakapaligid sa akin ang mga titulado. Mga sobrang duno. Na baka dumating ang araw ay hindi ko na sila kayang... Alam mo na. Hindi nyo kayang sipilin? Yun ba yung nahanap nyo? Ang hinahanap ko ay personal driver at bodyguard. Eh marami na ko kayong bodyguard dyan sa labas eh. Ba't kinakailangan nyo pang dagdagan? Sa politika, hanggat hindi ka nakaupo sa pwesto, hindi mo matitiyak kung sino talaga ang mga taong sa iyo. Naintindihan mo ba? Ang naintindihan ko sa politika, pag daw ang amo, mas mababaksik pa ang mga alagang aso. Huwag kang matakot, Del. Ganyan ang gusto ko sa lalaki. Matabang. Hindi ako matabang, Mr. Morelos. Pero, hindi rin ako duwag. Muy bien! Muy bien! Muy bien! Yan ang gusto ko sa lalaki. Siguro madali tayong magkakaintindihan. Pagkakaroon ko, hindi niya ako magugustuhan. Bakit naman? Wala akong tuluntuta eh. May sarili akong pag-iisip. At hindi ako maaaring maging sunod-sunuran sa mga taong sumasakal sa leg ng mga mahihina. Pinagbibintangan mo ba ako na nangaapi ng kapwa? Kaya nagsasabi niya, Mr. Morales. Klase pala yung kaibigan mo, Del. Kaya ano, aayusin ko to, kakausapin ko siya ulit. Huwag na! Ano sa palagay mo, Del? Maging kaaway ko kaya siya pagdating ng araw? Natatakot ako sa maaring mangyari sa kaibigan mo, Tonyo. Hindi naman siya dating umiinom. Simula nung umalis ako rito eh. Bihira na tayo magkita. Ano ba talaga nangyayari sa inyo? Ano bang maaring mangyari? Wala pa rin pagbabago.
Ito pa rin ang bahay namin. Yan pa rin ang bangkang hinuhulugan ni Lucio. At yun pa rin ang dagat na unti-unting sinasakop ng base. Nito mga huling araw, laging aburido si Lucio. Laging nakasinghal. Nalilito ako, Tonyo. E sino bang dapat kong unang kaawaan? Si Lucio o ang aking mga anak? Pasensya ka na rito. Tinatanggap mo na. Para sa mga anak mo. Gipit ka rin, Tonyo. Mas gipit kayo. Kaya inuulit ko, doon sa mga kababayan natin na mawawala ng hanap buhay kapag nilansag ang mga base militar sa Pilipinas, may trabaho ba silang maibibigay sa inyo? At tungkol naman dyan sa mga haka-haka na may nuclear weapon sa loob ng mga base, hindi totoo yan! Puro spekulasyones lamang yan, puro chismis! At hindi rin totoo na inaabuso ng mga Amerikano ang ating kagandahang loob. Nakalimutan na ba natin ang milyong-milyong dolar na aid na ibinigay nila at ibibigay pa nila sa atin? Kailangan natin ang tulong ng Amerika. Kung mawala ang mga military bases, mawawala rin ang ating proteksyon sa sandaling salakayin tayo ng komunista! Hindi naman kaila sa inyo kung gaano kalaki ang pagmamalasakit ko sa inyo. Kaya kung ako ang tatanungin ninyo tungkol dyan sa mga taong kumakalaban sa mga base militar, mga makikitid ang ulo, mga idiota, mga estupido! Maraming salamat po. Sige, ako, tuloy-tuloy lang. Saligod ka kami. Salamat po. Pwede ba naman hindi mo nalo sa lugar? Ako bahala doon. Tama talaga siya. Oo, basta. Okay yun. Oo, natin mo. Wala kayong kakibu-kibu dyan, Don Fernando. Ano masasabi ninyo sa talumpati ni Mr. Morelos? Maganda. Maganda. Lalo na siguro kung totoo lahat ng mga pinagsigaw niya. Siya nga pala, Del. Itutuloy ba ni Mr. Morelos ang kanyang kandidatura sa darating na eleksyon? Nakapag-desisyon na po siya. Bakit po? Wala naman. Iniisip ko lang kung ano magiging kalagayan ng mga Tagalongga po kapag naupo siya sa pwesto. Si Ana. Ba, umalis ko ah. May kasama mong isang tunay at isang ano. Sige, alam ba? Hindi mo. Alam mo ako sa akin ba? Hindi rin ho eh. Four more. Four.
Yes. Ako si Christine Pedra ng Daily Times. Nagtataka ba ng reporter si Tonyo? Wala naman siya nasabi. Wala pala. Sandali lang, sandali lang. Ako hindi isang pangkaraniwang reporter lang. Member rin ako ng isang human rights group. At naparito ako para makatulong. Kung ma-interview ko lamang si Ana Peralta, I assure you, I will handle this case as discreetly and as fairly as possible. Iwan mo lang ang number mo at tatawagan ka na lang namin. Ikaw ba ina ng bata? Iniinsulto mo ba ako o ano? Sorry ah. Maaari bang makausap ang ina ng bata? Hindi pwede. Patay na. Wala na rin siyang ama. Walang ama? Hindi mo ba alam? Dito sa Olongga po, ang mga bata walang ama. Kumumukha kita. Ikaw yung madalas kong makikita sa mga rally at mga marcher at mga aktivista. Oo, si Kalay. So, yung tumapasama mo ito? Si Miss Imperial, reporter daw. I'm a writer. I also belong to a group that takes care of cases involving the violations of human rights that... Pwede bang huwag niyong bilisan? Hindi ko maintindihan eh. Tsaka, Tagalogin nyo na. Wala nyo Amerikano rito, ah. Kayo ba ama ng bata? Excuse me. Nais lang namin malaman kung paano kayo makakatulong. Sapagat ang mga kasong katulad ng kay Ana ay kinakailangan madrumbeat. Kinakailangan bugbugin sa mga dyaryo. Nilalantan nyo? Ikakalat nyo ang lahat na nangyari sa bata ko? Bakit hindi? Eh kung well-publicized ng kaso, eh di mas lalong madaling makakakuha ng suporta sa publiko. Suporta? Saan? 15 ayos lamang ang bata ito, Miss Imperial. Gusto niyo ba sa edad niyan, ikalat nyo sa publiko na wasak na kanya kinabukasan? Concerned din naman ako kay Ana. Alam ko na masasaktan siya dyan sa mga publicity na yan. Pero, kailangan eh. Nang sa ganun, huwag na maulit ang pangyayaring yan. Unang-una, hindi naman pang-personal lamang na problema yan. Yan ay laban sa kababaihan. Laban sa lipunan. Apektado ang lahat. Higit na mas maapektado ng bata. At lalong hindi niya makakalimutan ang nangyari sa kanya. Hindi niyo ako naiintindihan. Paano kayo magkakaintindihan yan? Kung ayaw namang Tonyo nawain ka. Sa madaling salita, hindi natin dapat kalimutan yung nangyari kay Ana. Habang nangyayari mga ganitong kawalangian, hindi natin dapat kalimutan. Pwede ba huwag ka naman kisali sa usapan na ano? Masyado na maraming dumudunong dito. Sorry ako. Palagay ko, tapos na pag-uwas sa tatay. Ben, Aloy, good day. Nasa matuwid si Miss Imperial. Hindi ka nga naman dapat malahimik sa nangyari kay Ana. Sa mga nangyayari dito sa atin, kung buhay lamang ang iyong ama, siya ang unang kikilo, siya ang unang lalaban. Tulad nyo rin mo siya. Sa puso, sa isipan, at sa damdamin. Isang tunay na Pilipino hanggang sa namatay. Matanda na ako, Tony. Naubos na nga aking lakas. Pero ikaw... Limitado lang ako kaang ikaw na ako. Pero nakikita mo. Nararamdaman mo, nakapaligid sa'yo ang pang-aaping dinadala sa... Isang mo si Ara sa mga karamihan. Nasa konsyensya ko ang pagkawasak ng buhay ni Shirley. Si Lolit at ang kanyang mga anak na walang nakikilalang ama. Ang paghihirap ni Lucio at ni Lumen dahil sa langis na lumalaso sa mga isda.
Ang lahat ng yan ay nasa konsyensya ko, Don Fernando. At papasanin mo ang biga na parang krus na nakapatong sa imbaliga. Naging matalik na kaibigan kayo ni Tay. Pero kailanman, hindi niya nasabi sa akin kung bakit niyo tinalikuran ang pagiging politiko. Kung si Ana ay narip ng Amerikano, Amerikano rin ang sumalaula sa paglilingkod ko sa gobyerno. Pinaglaban ko ang karapatan ng mga taong bayan, pero anong naging ganti? Inipit ako. Mahigpit ang pagkakasakal sa akin leeg hanggang sa ako'y mawala ng tinig. Sino sila? Mga tuta na nagpapasasa sa kapangyarihan. Nabanggit niyo yung tungkol sa Amerikano. Hindi ho ba't hanggang sa ngayon, mga Amerikano pa rin ang nagpapalakad sa ating pamahalaan? Kanila ang kuko ng agilang nakabaon sa ating lalamunan. Ba'y pag-uusapan na lang natin? Hindi ba ko tayo kikilos? Hindi ba dapat madinig ang dayang na ito ang kapwa nating Pilipino? Tutulad na lang ba tayo kay Mr. Morelos nang dahil sa pakinabang sa base militar pinagbibili ang karapatan ng kanyang lahi? Paano mo lalabanan ng kasama ang hindi mo nakikita? Ang pangapi, ang kalupitan, yan ay mga kabuktutan na hindi nakahayag, nababalutan sa lapindulyar. Isipin niyo naman na mabuti. Eh dahil sa presence ng mga base militar na yan, hindi lamang lupa ang nawawala sa atin. Hindi lamang pera. At hindi lamang mga buhay. Nawawala rin sa atin, pati ang ating dignidad. Ang ating kalayaan. At higit sa lahat, ang ating mga kaluluwa. Kung tayo'y tunay na mga Pilipino, pipilitin natin na makabangon. Ngayon, kesa manatili tayong isang bansa na walang dignidad, walang kaluluwa, walang kaunlaran, at walang kapayapaan. Aba, hindi naman ako sumulat ito ah. Alam kong hindi ikaw. Pero isa lang maaari nilang kunan ng informasyon. Ikaw lang. Mali. Iginalang ko ang prinsipyo mo nung tinanggihan mong interviewin ko ang bata sa ospital. At kahit anong tago ang gawin mo, lalabas at lalabas rin ito. Nakakala mo, marami yata silang binabayaran mga periodista. Maintindihan ng tao niya. Siguro kailangan unawain mo muna siya bago mo hintayin ang kanyang pangunawa. Bakit nangyari yun, ha? Bakit kailangan sa mga panong ito magka-problema pa tayo? Anong problema, boss? Sinabi mo ng batang babae kung sino rumit sa kanya? Ha? Hindi naman. Hindi nga. Pero may suspecha ako na alam mo. Alam mo, Martin! Sino? Si Erickson. Yung pusher natin! At si Sunga, yung operator ng club natin. Problema nga! Umilos ka, Martin. Bago sumingaw ang koneksyon ng dalawang yan sa atin! Ayusin mo yan, Martin! Ayusin mo! Aniwala ka sa akin. Malabo yung kaso ni Ana. Mahuli man yun ng rape na Amerikano, malabo rin. Alam kong tagilid. At alam kong, pagdating sa Oskado, malaking kahihan para sa bata. Pero kung hindi tayo aasa sa batas, saan ba tayo aasa? Hindi lalo lang naging padimonyo ang takbo ng buhay natin. Eh, kaso mo, iba yata ang batas para sa ating mga Pilipino, ang batas para sa mga Amerikano. Kagaya ng pinangingisda namin. Unti-unti na sinasakop ng mga Amerikano. May nagagawa ba kami?
Kuya, tutuloy pa ba tayo? Mukhang masama ang panahon, ha? Ano ba kayong dalawa? Yung mga kasamahan nyo takot nang lumabas? Tutuloy pa ba kayo dyan? Eh, wala na mga anunsyo sa radyo na may bagyo, ha? Titigil din yan! Huwag na! Bukas na! Magpahinga na lang muna kayo ngayon! Pahinga? Eh, lasingan lang ng barkada ang mangyayari niya kung hindi kami lalakad, eh. Tayo na, Eduardo! Lucio! Nay! Ana, may nakapagsabi sa amin. Dun sa barbecue plaza, na may sinamahang karam na isang Amerikano at isang Pilipino. Sino sila? Kilala mo ba? Hindi ko sila kilala. Eh, kung hindi mo sila kilala, bakit ka sumama? Sabi kasi sa akin ng kanak, wala daw siyang bariya. Doon na lang di ako babayaran dun sa kwarto niya. Loka ka! Na-rape ka! Hindi maliit na bagay yun! Kung naging anak lang kita, isasampak kong demanda sa lahat ng husgado. Eh, pero kung maduduwag ka, eh, huwag na lang. Wala rin mangyayari sa atin. Anong ginagawa ng mga ito dito? Ang hinahamon ako ng... Dito ka lang. Ako lang aros ako lang. Magandang gabi sa'yo, Tonyo. Magandang gabi sa'yo, Del. Naparito ako para magbigay galang sa patay. Mabuti pa huwag na kayong tumuloy. Delikado kay Kilosyo. Tonyo, ano naman kinalaman ni Mr. Moreno sa nangyari? Oo nga naman. Ano kinalaman ko ron? Ang pagkaalam ni Lucio, at lahat kami rito,
Amerikano nakapatay kay Eduardo. Haka-haka nyo lamang yan. Wala kayong basihan. At sabihin na nating Amerikano nga ang pumatay. Ano ang koneksyon ko ron? Koneksyon? Hindi ba kalat na kalat na ang pakikipagkaibigan mo sa Amerikano? Eh ano naman ang masama ron? Pagkakaibigan lamang. Hindi ba si Judas dating kaibigan ni Kristo? Hindi ko yata gusto yung mga salitang lumalabas sa bibig mo, Tonyo. Dali, minsan tayo. Alika na. Lalo hindi magugustuhan. Masasabihin ko pa. Alam kong may kinalaman ng mga Amerikano sa pagkapunta niyo rito. Magkano bang pera ibinigay nila para sa kabayaran sa buhay ni Eduardo? Hoy, salapi ko. Hindi pera ng Amerikano. Pero kung minamasama ninyo ang tulong Lucio. Ko... Lucio! Hoy! Umalis ka na! Umalis na kayo! Baka isunod pa kita kay Eduardo! Araw pa, nung kabataan ni Tonyo, matalas na akong gulati ng pagkalalaki niya. Natural ba niya yun? Bakit hanggang ngayon eh, hindi ko masakyan ang takbo ng utak niya? Kasi bilang babae, napakataas ng pagtingin mo sa iyong sarili. Tama lang ang karapatan mo. Kaya lang, hindi mo matanggap na nakatagpo ka rin ang kasukat mo. Natural kumikilos kami, pero tambak pa rin ang trabaho. Maraming kaso dito na dapat trabaho eh. At saka yung kasong rin. Talagang nagtatagal yan. Hanggang kailan? Ilang balik pa gagawin ang hindi pa? Hanggat hindi na-identify ng bata kung sino ang roommate sa kanya, wala kami magagawa. Mahirap ba intindihin niya? Hindi naman. Ang mahirap intindihin ay kung bakit hanggang ngayon natutulog ang kaso. Dinigil niya investigasyon eh. Bakit? Dahil ba Amerikano nasasakot? Sinong Amerikano? Ang hinahanap namin sa inyo, yung pagmamalasakit. Pilipina yung na-rape eh. Walang kaya tapasan niyo yun. Na-rape? Bakit? Natitsak ba natin na na-rape nga siya? Ano ang ibig mong sabihin? Talaga? Ano nga bang ibig mong sabihin? Dito sa Olongga po, matagal ng tugtugin yan. Papipick up sa kano, magpapabayad, pagkatapos, magre-reklamo ng rain. Ha? Mga minordita dyan. Mama! Mama! Kung hindi ka lang pulis. Kaya ganyan ang asa dyan eh. Pulis eh. Tayo. Huwag mo na ituloy ang iniisip mong yan. Masyado malaki kalaban eh. Hindi mo kaya yan. Dapat pala eh, David ang naging pangalan mo eh. Pinipili mo mga kalaban, puro mga higante. Alam kong malaki ang impluwensya ng base militar na yan. Pero, pati ba ng pulis kasama ron? Ba, eh kung tutusin mo, tama naman siya eh. Si Ana lang naman talaga ang susi dyan para mabuksan ulit ang kaso. Paano mo nalaman? Abogado ka ba? Dati. Ha? Oo. Oh. Eh kaya naman alam ko na wala tayong criminal jurisdiction sa mga tao sa loob ng base militar. Sila lamang ang maaaring makapaglitis sa kanilang sarili mga tao. Tingnan mo na lamang. Kung sila makapatay, o kung sila man rape, o ano nangyayari, sini-ship out lamang yung mga servicemen sa ibang lugar. Tapos ang kaso. Pero hindi ako titigil sa pakipaglaban ko para kay Ana. Ngayon ako naniniwala na talagang dapat pala isulat. At malaki maitutulong mo. Dahil reporter ka na ngayon. Naisipan ko lamang ang propesyong ito dahil gusto kong mapalapit sa tao, sa masa. Pero hindi ka kikita. Tulad na isang abogado. Oo, totoo nga yun. E paano yan? Konsensya ko naman ang lagi nakataya. Isipin mo naman, ilan na ba ang aking mga kliyente? Alam ko na sila may kasalanan, pero naipanalo ko. Natanggap na konsensya mo yun? K-
Kaya nga ako tumigil eh. Napag-isip-isip ko, ano ba talaga ang ipinaglalaban ko? Ang batas o ang tao? Panalo nga. Pero, tama ba yung ginawa ko? Ba, mahal din yan. Bakit ka binigyan? Birthday mo ba? Kasi ibang daw ho, nagkalalabas ko sa ospital. Ba, kung may pasalubong, magpapakumpain na rin ako. Sige ho, pasagahan ka kayo. Oh, hoy! Nagaling ka na! Sumasagot ka na eh! Salamat po, sarilo. Ganda-ganda po eh. Nagustuhan mo ba? Opo. Dali to nga sa Tita Christy po. Pinigyan ako ng relo. Meron din akong dala pa, sir. Loli. Sige. Sana makalimutan na ni Ana ang mga nangyari sa kanya. At sana rin mapalapit ang loob niya sa akin. Nakakabuti yan para sa bata. Para na rin siya nakatagpo ng pangalawa. Siya nga pala. Hindi ko nga pala nasasabi sa'yo. Si Ana, kasi edad lang ng anak ko. Ano? May anak ka na? Natural. May asawa ko eh. Bakit? Imposible ba? Hindi naman. Kaya lang iniisip ko eh. Kung sino yung lalaking malakas ang loob na naligaw sa'yo? Ano nga ba talaga? Sobrang ba ang taas ng pagtingin mo sa akin? O sobrang baba ng pagtingin mo sa sarili mo? Saan siya? 6 years na kaming hiwalay. Good evening. Good evening. Tonyo, sandali lang. O, bakit? Kilala mo ba si Suna, yung operator ng Tribu Club? Kilala mo? O, bakit anong... Siya yung Pilipinong kasama ng Amerikanong sumalbahay kay Ana. Basta susugot. Bata ni Morelos yun. Oh, ano kailangan mo? Mr. Suha. Tutulog ba eh? Hoy! Ano ka bigay? Baka pumasok dyan! Sila sumabay sa'yo?
Suyo na ma'am sa akin eh. Siya naman ho yung kasawa. Maswerte kayo at hindi ako nakakita mo. Kundi laslas sa mga... Baka namang patalikod lang ako eh. Pagkawalan niyo itong dalawang to. Ba, wala na sa kamay ko yan. Usgado na magdidesisyon ito. Mukhang masama yata iniisip mo sa gagawin ko. Wala naman. Ito lang nag-iisip ko. Ano ba? Ang tagal mo akong pinaghintay ah. Hindi ba sabi ko sa'yo, lagi kang nakahanda kahit na anumang oras kitang tawagan? Baka hindi mo pa nalalaman. Tinuro na. Kinasuhan na. Pus, pakilusin mo mga abogado natin. Oras na mailigtas natin si Erickson. Lalong lalakas ang kapit natin sa mga base officials. Oh, naiintindihan mo ba yun? Hindi ba yan ang lupa ng inyong mga ninuro? Ancestral land? Eh, bakit ngayon eh, ipinagtatabuyan kayo sa kabundukan? Paano ngayon ang inyong kabuhay? Kung sinasakop ng base militar ang inyong taniman, paano kayo nabubuhay? Para matahimik kami, pinabayaan kami magbunukan ng scrap iron sa labas. Kasama ng mga basura ang tinatapon nila sa labas. Yung ba kinabubuhay niyo? Basura? Ginagawa pala kayong pulod sa sarili niyong lupa. Lumalabas pala ngayon eh. Kayo yung mga dayuhan sa sarili niyo ba? Hoy! Magtatagal ka pa ba dyan? Magpapasada pa ako ah! Hintay mo lang ako. May sasabihin lang ako importante kay Mang Tonyo. Ano ba yun? Si Erickson, yung kanong gumip kay Ana. Pinakawalan. Ano? Baka kinakailangan magpakilala pa ako sa iyo kung sino. Hindi na kailangan. Alam ko naman ang kamoy ng aso eh. Dahan-dahan ka pare. Delikado ka. Hindi ka na pulis ngayon. Huwag mo akong takutin. Pero alam ko mas mahaba sungay mo ngayon eh. Dahil nakakapit ka sa pundilya ni Mr. Morelos. Kanya-kanya racket lang yan pare. Alam ko nakikinabang kayo sa na rapist na yun. Kaya gumagawa ng kahihupan yun dito. Dahil sa mga Pilipino katulad niyo. Inosyente siya. Hanggat hindi napapatunay sa uskado. Alam ko yan, dati akong pulis eh. Kaya ka natanggal sa serbisyo eh. Dahil utak kriminal ka. Siguro nga. Nakabuti pa kayo kailan ni Martin. Kung hindi, baka napatayo pa yung kanok. Pero linting yung ginawa mo, pare. Mabuti hindi ka dinamanda. Physical injuries yun ah. Serious. Kaya alam ko nga kung bata ko hindi dinamanda eh. Dahil yun ang utos ni Mr. Morelos. Para hindi ko nakabuhin yung kaso ni Ana. Pare, buti pa lumipat muna kayo ng lugar. Baka maanip ko ng drama rito. Maika. Salamat. Tapos na ako eh. Buti lang. Baka galisin pa na lamuna mo rito eh. Binugbog mo pala yung kano. Maswerte nga siya. Buhay pa siya. Chismoso rin pala yan si Martin. Ano?
Antonio kung ako ikaw. Kakalimutan ko na mga nangyari kay Ana. Ano? Bakit? Utak Amerikano ka na ba? Nahawa ka na ba doon sa boss mo? Hindi niya gusto mga nangyayari. It's bad for his business. Kung bad for his business, lalong bad for you. Dahil nababawasan ang pakinabang mo, no? Nagiging practical lang ako, Tonyo. Practical? Marami kang tinatapakan sa lay. Mga kapwa natin Pilipino. Iisa lang pinanggalingan natin nila Lucio. Nakatapak tayo nun. Lumulusong tayo sa tubig. Pero nakabingwid ka ng malakunista. Nakalimutan mo na ang pinanggalingan mo. Dahil ayoko nang bumalik doon. Binenta ko na ang katawang ko at kaluluwa. Namuhunan na ako. Alagaan mo mabuti yan. Baka pagdating ng araw, magsawaan niya ni Mr. Morelos. Malungkot ka. Dati ho sila magkakaibigan nila Daddy Tonyo. Kaya ho nang mamatay sila, si Daddy Tonyo ho ang nag-alaga sa akin. Doon pa nga ho niya ako tinira kay Auntie Lolit eh. Alam mo, Ana, talagang maswerte ka. Parang tunay na anak ang turing sa'yo ni Tonyo. Totoo ho ba yung sinabi niyo sa kanya na may anak na kayo? Oo, si Perlita. At halos kasing edad mo siya. At alam mo, maganda rin siya katulad mo. Pero, malinis siya. Huwag. Huwag mong sasabihin yan. Hindi ka marumi. At kahit kailan, huwag mong iisipin na marumi ka. Sila ang marumi sa ginawa nila sa'yo. Ayoko nang magtinda ng barbecue. Hindi ka na kailangan magtinda ng barbecue, Ana. Gusto mo bang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral? Hindi rito. Dadaling kita sa Maynila. Sa Maynila? Oo. Makakasama mo rin doon si Perlita. Tutulungan kita na makapag-aral kang muli. Yan ang kailangan mo, Ana. Tao daw kapag may problema, eh dinadaan sa inyo. Totoo ba yun? Kaya ako uminom. Mayroon akong gusto gawin kanina. Pero hindi ko na ituloy. Nakakita ko si Sumat yung Amerikano. Pero wala akong nagawa. Tulad na nakakita ko nalulunod ng aking asawa talaga. Wala rin ako nagawa. Kaya ka ba tumigil sa pangingisda? Hindi yan ang dahilan. Nung araw, malinis ang dagat. Hindi nalalaso ng tubig. Ngunit ngayon, pati nakaisipan ng tao, nalalaso na rin. Tulad na lamang ng base militar, kung titignan mo sa labas, ubod ng linis. Pero sa loob, nakaimbak ang mga sandata nuklear na maaaring tumapos sa bulahe.
Maaari na ba akong maging politiko? Maaari na ba akong tumayo sa ibabaw ng entablado? Pwede. Huwag mo lang itatayo ang entablado mo sa labas ng base militar. Bakit? Pa, eh patay kang bata ka. Si Mang Tonyo? Bakit? Si Sherlock nakakulong eh. Shirley. Totoo ba yung sinasabi nila? Nakapatay ka ng kano? Customer ko. Bakit? Anong dahilan? Kung ano-anong kayo pa ng pinagkakagawa niya. What are you doing? Ouch! Hey! What are you? Aray! Tiniis ko yun. Kahit tinrato niya akong parang hayop. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Kahit mabulok pa ako dito sa bilangguan. Ginawa ko ito para kay Lolit. Para kay Ana. Ang pinagsisisihan ko lang ay kung bakit ngayon ko lang ginawa ito. Dapat sana nung una pa. Christy, nariyan na yung mga babae. Ikaw nang bahala sa kanila. Ito ba yung mga barkada mo, Kaloy? Oo, matraso lang ko yung mga iba. Kayong dalawa lang ho nag-organisa nito? Tayong lahat. Mga estudyante, mga magsasaka, nangingisda, mga drivers, mga kababaihan. Tayong lahat. Sama-sama sa kilos nito. Naku, di. May matatamaan ho dito. May maapektuhan ho nung gusto. Di lalong mabuti. Oh, ang dami nito ah. Pwede ka na lumaban ng gera. Illegal to, ha? Gano'ng kikitain mo ito? Kung may dispatcha mula siya, Martin, meron kang 25%. Pero hindi importante yan. Meron tayong pag-uusapan. Importante. Delikado na, Martin. Interes ko na ng patayan. Ang ambisyon ko sa politika, madidisplasya. Ano ba talaga balita? Totoo ba? Pupulong na, mga ulol. Mga driver, mga mangisda, mga estudyante. Isang kilusan ang pinangumunuan ni Lucio at saka ni Tonyo. Tigas na nga mga muso na mga yon. Kailangan mapigil ito bago lumala. Baka lumaki ang apoy, maging problema. Hindi malayo. Sabi mo nga, interest mo nakataya. Tsaka, baka pati ambisyon mo sa politika ay madisgrasya. Isip-isipin mo, dalawang tao lang ang sisira sa'yo. Isang mangisda, isang driver. Paraya ka ba nun? Damputin si Tonyo at si Lucio. Pag nanlaban, bahala ka na. Tapusin mo problema. Ang ibig sabihin ni Christy, kung maaari, magbago tayo ng trabaho. Magbago? Eh, alam ko, mahirap yun. Kasi katulad ko rin kayo eh. Marami sa atin ang walang pinag-aralan. Bakit? Sa gabal ba yan? Kahit naman sa labas ng eskwelahan, marami naman kayo matututunan. Eh, ang iba nga dyan eh. Hindi gaanong nakapag-aral, pero nakapaghahanap buhay ng marangal. Bilang mga estudyante, may mahalagang papel sa ating lipunan. Tayo lang nakakalam kung ano-ano ang mga alternatiba o sakasakaling mawala ang mga base militar. 11,000 hektarya daw ang laki ng tubig na pangisdaan ay pinagbabawal ng base militar. Hindi ba't siya namatay si Eduardo? Hanggat hindi inaalis ang off-limit sa dagat na yan, mamamatay tayo ng gutom! At ano may kakatakot natin mga driver? Kung mawala man yung base militar na ito, tiyak na may papalit na ibang hanap buhay.
pagbabago ang takbo. Ngunit, pansamantala lamang, kung kinakailangan natin magigpit ang sinturon, problema ba yun? Eh, anong gagawin namin? Magtitinda, mananahe, mag-manicure, at saka mag-be-made. Tita, masisira beauty ko, ha? Gaga, ano pang masisira sa'yo? Madalamin ka na. Anong gusto mo? Dumiretso ang buhay mo o dapuan ka ng AIDS para mawasak na ng tuluyan yung next morning mo? Eh, ano ngayon? Kung mawala yung mga American bases na yan, makakaangat naman tayo, ha? Magkakaroon pa tayo ng katakot-takot na trabaho. Marami pa tayong pagkakitaan. Naliligtara nga ba sa akin ng Clark? More or less 55,000 hectares. At matatabang lupain yan. Kahit 60% lang ang matamnan yan, ilan libong pamilya makikinabang. At kung kinakailangan natin magsakripisyo, ayos lang, hindi ba? Sino ba makikinabang? Hindi ba mga anak natin? At magiging anak pa nila? Tama si Tonyo. Talagang kailangan ay sakripisyo upang marating ang isang pangarap. Ang pinakamahalaga ay maipakita natin sa buong daigdig na tayo'y kumikilos upang makamit ang tunay na kahulugan ng kalayaan. At huwag niyong iisipin na pag lumayas ang mga Amerikano yan, ay magugutom kayo. Naku, no. It's not going to be the end of the world. At kung kayo naging wise nung panahon na ginagamit kayo ng mga Amerikano, eh dapat lalo kayo maging wise ngayon sa paggawa ng mga desisyon para sa inyong kinabukasan. Pagsasama-samahin natin ang ating mga tinig. Isisigaw natin ang protesta. Gigisingin natin ang bayan. Umumulat natin ang kanilang mga mata sa buong katotohanan. Ilalahad natin ang mga pangapi. Ibubunyag natin ang lahat ng ginagawa nilang pagpapahirap. Lalabanan natin ang hindi makatarungan na pamamalakad na pumapatay sa karapatan ng Pilipino. Kasama ko ba kayo? Timbre agad sa mga otoridad ng marcha natin. Ang dami yan. Lahat yata na nakikinabang sa base militar eh. Nandito eh. Ba, may karapatan tayo magpahayag. Hindi naman tayo nagpunta rito para magulo ah. Sige na doon mga kasama natin. Kahit na anong mangyari, hindi tayo pagagalingan ng gulo. Utuloy tayo. Ano ang binabalak ninyong gawin? Huwag nyo na ituloy. Mapayapang para naman ang ginagawa namin. Pupunta kami rito, hindi para manggulo. Ibig lang namin makarating sa bayan. Nasa ganon, mapahayag sa tao ang damdamin na aming mga kasama. Hindi pwede. Baka hindi namin kayang pigilin ang galit ng mga tao. Kailangan namin makarap ang mga mamamayan ng Longapo. Sinabi nang hindi pwede, tsak magkakaroon ng gulo. At kapag nangyari yon, mapipilitan kaming gamitan kayo ng pwersa. Ang mabuti pa, magsiuwi na kayo. Sige, umuwi na kayo. Sabi ko na nga ba ikaw abot ako rin. Ano ba ito? Patapos na? Nasa sa inyo yan eh. Kung makikisama kayo,
patatapon ko na lang kayo sa labas ng gulong. At saan man basuran pupulutin na aming bangkay? Pakilangan mo sa amin! Igilan nyo na ang ginagawa niyong gulo rito, ha? At ano gusto mong gawin ko? Tumulad sa'yo? Himurin ang tamo mo? Ikaw kaya mo. Matapang ang sigmura mo, eh. Sige, dali niyan. Sa dating lugar, bigatan nyo. Ayokong lumutang mga bangkay niyan. Ay! Sangkay! Ano to, salvage? Ayoko masangkot dito. Kung ayaw mo masangkot, lumayas ka dito. Iwanan mo kami! Ilabas nyo nga yan! Marapit siyo ka makilang dito. Ipot mo ka! Ano ba talaga nangyari? Naliwanagan ba? Puro balita lang mo nasasagap ko eh. Pero nakapatay daw ng dalawang tao sa Tonyo. Kaya ako nagtatago eh. Alam ba kung saan? Pumasok sa isip ko na mangyayari sa akin to. Dalawang tao na napapatay ko, Lord Fernando. Natural lang yun dahil pinagtanggol mo ang sarili kaya ka nakapatay. Kahit na sino, gagawin din yun. Dalawang pwersa na nag-aarap sa akin. Mga pulis at mga tao ni Morelos. Ang mahirap ay yung hindi ka maaaring magtago sa habang panahon. Pero kung makukuha mo si Martin at Maya harap mo sa sugado, siya makapagpapatunay sa mga kahayupang ginawa ni Mr. Morelos. Paano ako lalantad? Tsak nahuhulihin ako. Nakakasiguro ba ako sa kamay ng mga pulis? Wala ka naman tiwala sa batas? Sa batas meron. Pero sa mga tao nagpapatupad, wala. Hindi ko malaman kung itutuloy kong pagtitiwala ko sa iyo, Martin. Napakasimpleng bagay, pumalpak pa. Nagtatago na siya, hindi ba? Paano pa siya makakakilos? Kaibigang matalik niya ang pinatay mo, Martin.
parang kapatid. Hindi ba delikado yun? Yan nga ang gusto kong mangyari. Siya, maging mapangis, lumabas sa lungga, sumalakay. Paano mo papatayin ang isang taong nagtatago? Pero kung gagamitin mo ang konting utak mo, Martin, malalaman mo kung saan mo siya makikita. Saan? Nakaburol pa hanggang ngayon ang bangkay ni Lucio. Tinitiyak ko sa'yo. Nasisilipin ni Tonyo ang bangkay ng matalit niyang kaibigan. May mga patayan na humang Tonyo. Madugo na. Hanggang saan ho aabot ito? Saan pa? Marahil, mas magiging madugo pa. At kung hindi naman tayo lalaban, magiging laruan lamang tayo sa mga kamay ng mga umaabuso. Marami na rin ang nawawala sa atin. Nabababoy na ang ating kultura. Lumalabo na rin pati identity natin bilang mga Pilipino. At tignan mo lang ang nangyari sa akin. Ito ko. Nagtatago. Naging isang pugante sa sarili kong bayan. May tao pa kaya? Nandun pa kaya si Tonyo? Andyan ba na wala? Banata nyo? Baka makadami tayo ng iba. Anong diferensya? Mga puro kasabot niya mga yan eh. Sige, bigla lang. Alayong kayo rito. Umalis ka na. Sige, umalis ka na.
Dito muna ako sa labas. Babantay ako. Si Ben ang inutusan ko para kumuha nito sa inyong bahay. Iniisip ko kasi baka magtagal ka pa eh. Pinagdala na rin kita ng konting pagkain. Salamat. O, si Ben. Alis ka na ba? Maaari bang mag-usap mo tayo sandali? Alam mo ba sa maikli kong pagtigil dito sa Olongga po? Napakarami kong dapat isulat. Ang mga nangyari kay Anna, kay Shirley, kay Kaloy, kay Lucio, at sa'yo. Hindi ko talaga masundan ang bilis ng takbo ng mga pangyayari. Wala namang mahalaga sa'yo, kundi pagsusulat mo. Nung una, yun nga lang. Hindi ko na maakalain maapektuhan ako ng ganito eh. Alam mo ba, napakasakit sa akin ang mga nangyari sa kanila. Nung unang makilala kita eh, iba ang dating mo eh. Sobrang tiwala mo sa sarili. Para bang sa lahat ng katanungan eh, meron kang sagot. Akala ko lang alam ko. Dahil ba sa mataas ang pinag-aralan mo eh, kailangan ipakita mo sa lahat na ikaw ay matalino, marunong. Natural lang, di ba? Natural nga. Pero nakalimutan ko na mas mahalaga pa rin ang pakikiisa sa damdamin ng kapwa, maging sino man siya. Ang lahat naman ng tao eh, nagkakamali. Nakakalimot. Pero hindi ko makalimutan. Minsan tinanong mo ako, gusto mong malaman kung sino nga ba yung lalaking nagkaroon ng lakas ng loob na lumigaw sa akin. At hindi ko rin nakalimutan ang sinagot mo sa akin. Sobrang mga taas ang tingin ko sa'yo. O sobrang lang ang baba ang tingin ko sa akin sarili. Ano nga ba talaga? Inalagay ko lang aking sarili sa dapat kong kalagyan.
Si Don Fernando nga ito. Hello, si Del ho. Oh, Del. Hindi ko na ho gusto mga nangyayari. Ayoko na. Teka, teka. Liwanagin mo nga sinasabi mo. Ano yung... Alam na ho ni Mr. Morelos kung saan nagtatago si Tonyo. Paano? Sinong... Kung alam niyo na ang pinagtataguan niya, puntahan niyo na siya doon. Paalisin niyo na siya. Sabihin niyo na rin sa kanya na handa akong tumulong kahit anong oras. Titistigo ako. Pupuntahan ka nila rito. Nag-iisa ka. Yes, napapatayin ka. May pagkakataon pa para iligtas mo sarili mo. Sarili ko? Paano iba? Kung ako'y tatakas, ang lahat pala nang naapi rito, ay kailangan tumakas din. Ito lang ba solusyon? Hindi ba't ito isang responsibilidad na kailangan harapin? Mamamatay ka rito. Bahala na. Hihintayin ko sila. Sakaling mapatay man ako, magsisilbing halimbawa ang gagawin kong pakikipaglaban. Baka sakaling yan ang magbibigay ng lakas na loob sa mga mahihiwan. Thank you.
kabagay. Bubuhayin kita. Dali ko mag-idiin. Sa lahat ng kayupan ni Morelos. Pag hindi ka tumistigo, papatayin kita. Sama ka sa amin! Para sa'yo yan, Asyo. Ilimin mo. Nakahiya po yata. Hindi. Inihanda ko yan para sa'yo. Alam mo, Asyo, ngayon ko lamang masusubukan kung hanggang saan ang katapatan mo sa akin. Alam nga, pabay, nagdududa kayo sa akin. May problema ako, Asyo. Malaking problema. At sa palagay ko, ikaw lamang ang makakalutas nun. Para sa inyo, kahit ano'y gagawin ko. Yan ang gusto ko sa lalaki. Yan ang gusto ko sa lalaki. Martin! May bisita ka! Bakit? Tadampot ka rin ba? Dinadalaw lang kita. Sino kasama mo? Si Mr. Morelos! Bakit niya pinababayang magtagal ako rito? Ha? Dapat lang asahan. Kapag ang isang sundalo ay nagkasala, agad na pinaalis, hinililipat. Wala namang magawa ng ating batas. At ibang paraan naman ang ginawa nila para patahimikin si Martin. Hindi na nila inantay para makarating pasuskado. Sa loob pa lamang, pinatay na siya. Ano? Ilan pa kaya magiging biktima ng ambisyon ni Mr. Morelos? Ako tatanungin ninyo. Tinitiyak ko sa inyo. Nasuportado ng mga Amerikano yan ang kandidatura ni Mr. Morelos. Pabor sa pabor. Wika nga sa English. You scratch my back, I'll scratch yours. Kapwa sila makikinabang, tayong maliliit ang mahihirapan. Pati ng demanda ang pinalik ko laban sa kanya ay mababaliwala na yun. Dahil pinatay nila si Martin. Ngayon, sino pang makukuha kong testigo para magpatunay na siya ang utak at pagkakapatay kay Lucio Aloy? May pag-asa pa to niya. Si Del, nangako siyang tutulong sa oras na kailanganin mo. Si Del, aba hindi niyo mo ba napapansin, Don Fernando? Eh matagal na kung hindi nagpapakita sa atin si Del. Thank you.
nanalo yan. Kaya lang natin desisyon. Oo nga, ilalo na natin. Magsitayo tayong lahat. People of the Philippines versus Jose Morelos, criminal case number C-1-2410 for promulgation of judgment. Dahil sa kukulangan ng sapat na katibayan at sa dahilan na hindi nakarating ang pangunahing saksi, ang hukumang ito ay pinawawalang saysay ang kaso ng prosecution laban kay Mr. Jose Morelos. Ipinagkaloob ngayong 5 ng Mayo, taong 1989, Olongapo City, nilagdaan hukom Hernan Robles. The court will now adjourn. Congratulations, Mr. Morelos. Congratulations. Very good. Very well done. Sila ang mapilit. Pwes kasi hodan. Padir yata itong sinusunod nila. Mr. Morelos, tumawag ba? Oho. Anong sabi ni Mr. McCallum? Nagwi-withdraw na ho sila tungkol sa agreement natin. Natakot ho sa iskandalong ginawa ng court case natin. Ano pa sinabi? Hindi na kami mag-uusap? Sila na lang ang tatawag? Ganun ba? Ganun nga ho. Hijo de... Si Tonyo! Si Tonyo! Nawalan ako ng suporta dahil sa kagagawa ng iyo de Tonyo yan! Pinitiwan nila ako pagkatapos nila akong gamitin. Hindi bali, sir. Sigurado naman panalo tayo sa mga botante. Matunog na ho ang pangalan Morelos. Kaya tinitiya ko sa inyo, sir. Tatangkilikin ko yung mga taga rito. Talaga. Talaga. Nasa likuran ko ang mga taga rito. Susuportahan ako ng masa. Pakikita ko sa kanila. Pakikita ko sa kanila. Morelos! Criminal! Tutal mga Amerikano! Ito lang hinihintay mo, di ba? Ano nga ba?